Hello mga guys, for today's video mga guys, i-review natin ang laman nitong AP-6000, no? Kiki E-Power Amplifier. Bago natin simulan, shout out pala kay Jimmy Sulib, no? Friend natin sa Facebook, nagpa-shout out, supporters natin. And also sa tag-iaaning amplifier ni Jusin Umandak Kumbista, powered by 3GC Light and Sounds. Okay, una siya mga guys, no? Atong ipakita, cute kayo ning tagiyaan ni mga guys, no? Cute pa, bata pa gid kayo, oh. Ah, grabe, oh, grabe, buutan kayo naong, oy. Shout out Boss Migo, oh. Yeah, karon mga guys, ato na ning i-review, no, kung unsay sulod ani, no, og unsay speaks ani nya iguman atong i-sound check. Okay, keep on watching and don't forget to subscribe, like and share. Please support to my YouTube channel, Junpar Vlogs TV. Hello mga guys, nata diri power amp, no? Kiki E-Audio, model niya is AP-6000. Ano yung naon, no? Nasa yung switch. Switch niya, oh, cute kayo. Liwat sa tag-iya. Shout out ay ko sa tag-iya, ano nga cute kayo sa una, sa bata pa. Indot siya, mura siya display sa BL800, no? Volume niya, cute siya kayo, liwat sa tag-iya. Karon atong tanawon ang luyo. Karon mo na siya ang luyo mga goy. Okay. Oh? Na siya ikog, dili din ikog, eh, kuan din ni para saksak sa kurente. Yan mo na siya, no? Sa iyahang output, na siya PL, duha ka PL, naapod siya ay speak on. Yan, naapod siya ay ingani. Yan, kung mag-bridge ka, kiniray mo gamiton. O, kung mag-bridge di ita sa speak on atong gamiton, mo connecta sa pin 1 positive o pin 2 negative. Nga kung mag normal lang ta kini nga speak on, mo tap daw ta sa wiring 1 plus o 1 negative. Mao na siya, no? Nga naadiri ang atong input, no? Yan input XLR. Pwede siya i-PL, pwede siya i-XLR. Na siya i-switching. Pwede na, pwede ta mag-stereo. Pwede ta mag-bridge. Pwede ta mag-parallel. Na siya built-in crossover, no? Pwede na to i-off. Pwede sa na to i-subwoofer. Yeah. Pwede ta mo-adjust dire sa frequency, no? Mana siya ang luyo, no? Karon mga guys, ukba na to sa sulod. Oh, unsa man ni guys? Mao na ni sulod guys. Unsa man ni? Mao ni sulod sa amplifier ato daw i zoom out na to. Oy. Ah, oh, mana siya mga sulod mga guys? Kana power supply niya. Dako-dako sad. No? Mana siya yung sulod, no? Tanawa niyo mga guys. Ano siya, no? O, tingnan, tanawan ninyo. Karoon ang atong unahon, ang iyahang supply. I-zoom na nato, no? Ang supply niya, kita niyo mga goy. Ang supply niya is 94 47 0 47 94. So, class 8 type siya. Niya, ang iyahang transformer is
2000 watts. 2000 watts yang transformer. So dako-dako po siya, no? May kalakihan din. Yang iyang kapasitor is using 100 volts 10,000 microfarad powered by Tungda. Tungda na hawa. Tungda na siya ay duha ka bridge rectifier diode ito sa low voltage at saka high voltage. Yeah, tingnan natin sa kanyang power output kung ano ang ginamit niya. Kung magbilang tayo ng power output, mga guys, for example, yung ani nga mga klase nga amplifier, dili na to kini maipon, no? Dili na to kini iPhone. Dili na to ang iPhone na to kining power output. Kay kining tanan nga nakabutang diri, dili na siya mo'y tanan nga power output. Ang sakto nga pag-iha, mga guys, ang atong iPhone kini, kabantay mo ning 5 watts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ang buot pasabot, ang total power output ani is 7 pers. Kini siya, mo ni siya ang driver. Ang output kini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kining duha diri, mga guys, mo ni siya ang stepper ni siya. Dili ni siya sa output, no? So ang total ani is 7 pers lang siya, no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Sabi ng iba, 10 pers daw. Pero hindi naman ganyan. Dili ang anaon pag kwinta, no? Ang ato lang yung kwinta para dali lang yun kayo masabtan, no? Kining 5 watts mo ay atong iphone, no? Kaya mauni siya yung total nga output sa atong amplifier, no? Bali sa kabilaan niya, sa ubos o gibibaw, no? Murag gantang magsurban ba? Higugmaon, ubos o ibabaw. Ang mapariha na na amplifier, ang babaw lagi na si atbang sa ubos. Pares yun ang babaw o ubos para balance ba, no? Mau ba? Ah, sige, di lang nato nalalisan. Pariha siya di rin, no? Using power output E1943 sa kabila, sa ilalim C5200, at dito naman sa kabila C5200 sa ilalim is E1943. Siguro nagka-cut itong fuse na ito pag merong shorted sa circuit. Wala akong makitang fuse dito sa circuit. Yan lang, mga guys, no? Tapos meron siyang ang kanya speaker protector is nasagol ra sa iyang filter sa kanyang filter board, no? Sa iyang power supply. Naara po diha ang gibutang ang speaker protector. O ang iyang blower duha ka buok. Dalawa sa Tagalog. Ya, sa diri na Bisaya duha ra na. Mau na siya, no? Pwede na ito butangan siguro diri kung gusto na ito. Mubog na ba? Murag ka ng simul sa ito, eh. Atong isira, mga goy. Kay mahibawaan, tas nag-iyaan eh. Atong siyar ba ito'y kasugo? Ito nang isira, no? Wait. Sunod na ito, aning himuon, mag sound check ta. 2,000 years later. Kung karon, mga guys, ato na siyang itisting, no? Nakaload na nato ang 4 ohms, no? Duha ka di 18. 4 ohms load. I-on na to. On na to ang amplifier. Yan. Active na siya. Ang ginamit natin sa ating equalizer is preamp. Okay, volume ta. Ay,
natin i-on ang ating equalizer, no? Gamit equalizer. Yan, active na yung equalizer natin. Ito high pass filter to. Ganyan lang. Malakas na yan. May equalizer na to mga guys. Sa nagproblema dahi kung ano daw hinay ang blower aning KKA FV-6000, no? Actually, naka-automatic ang kanyang blower mga guys. Lumakas siya pag umiinit ang ating amplifier. Kaya huwag kayong maproblema na mag-overheat ang inyong amplifier kasi mahina ang blower. Na-test ko na siya, lumakas siya pag uminit na ang ating amplifier. Kaya huwag kayong magproblema kung mahina ang blower. Mahina siya pag hindi pa mainit. Okay? Yan lang muna ating testing mga guys. Kaya nag-video kayo dire. Yan pag kaitingog, joke lang. I-off na lang natin. Okay, thank you.